Mahaba kung ating ipagdiwang ang Kapaskuhan at ito ay kadalasang nag-uumpisa sa mga dekorasyon at palamuti na ating inilalagay sa ating mga tahanan. Kaya naman nagkaideya ang ilan sa ating mga kalalawigan na gumawa ng sariling konsepto ng Christmas decoration. Tulad ng party favor souvenirs and tutu items at Christmas decor ng Amis Recycle. Nag-aral ako sa Yangas, Dr. Yangas Colleges Incorporated with cooperation with Jose Alvarado Foundation ng Livelihood Training Program. Isa ako sa naging participant noon kasi yun eh kaalamang makakadagdag sa pangkabuhayan ko. Maging hanap buhay namin buong pamilya. Bali, ang una ko kasing natutunan talaga bulaklak, yung anturium at saka gumamela. Sabi ko, pwede ako makabuo ng parol buhat dito sa petals na ginagawa ko. Kung magiging malikhain ka lang talagang makakadiscover ka ng iba't ibang bagay. Mula sa mga natutunan sa training at pagiging malikhain, nakabuo si Ginang Arroyo ng konsepto na gumawa ng mga palamuting pamasko na yari sa kamay o handicraft na ginagamitan pa niya ng mga recycled material tulad ng dyaryo, tingting, alambre, cellophane at pandikit. Kasama ko po ang aking anak at mga kapatid para po ipakita sa inyo kung paano po gagawin ang Christmas candle. Una po, bibilutin po yung dyaryo na hinati po ni Leonard. Pagdudugtungin po natin siya para po sa frame ng Christmas candle. Kung saan po tayo nagsimulang magbilot, doon din po siya natin sisimulang maglagay ng cellophane. Lalagyan po natin siyang dikit para ipipirintas. Tapos po natin, layuhin natin ng glue sa dulo. Pugupitin po natin yung mga sobra. Pagdidikitin natin para po magkaroon tayo ng coating below. Ito po, limang piraso ito. Pinagdikit-dikit po namin para makagawa tayo ng pinaka-candle. Didikit po natin dito sa bilog. Lalagay po natin yung dahon. Ito po yung ating finished product na Christmas candle. Apat na taon na rin silang nagsusupply ng kanilang produkto sa Bulacan Pasalubong Center maging sa labas ng bansa. Basta tuwing December lang malakas talaga yung order namin. Nakarating na po ng Hawaii yung mga gawa ko, mga Christmas decor, tapos mga bulaklak sa California. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong mag-alinlangan. Kung may mga livelihood training program na dapat at nag-aanyaya, i-grab natin yun kasi malay nyo po, yun po yung magiging dahilan para po magkaroon kayo ng hanap buhay na nasa bahay lang kayo. Tulad din ni Ginang Arroyo, si Ginang Janet Dizon, naging libangan at pinagkakakitaan na rin ngayon ang mga gawa niyang dekorasyon habang nasa sariling tahanan. Party favor souvenirs and tutu items. Yun po yung mga nagbebenta kami ng mga bagong disenyo ng damit na handmade. Usually, hindi siya tinatahe. Gumagawa rin po kami ng mga Christmas decor. At dahil patok ngayon ang online shopping o pagbebenta sa pamamagitan ng internet, ito na rin ang naging paraan ni Ginang Janet upang pagkakitaan ang kanyang libangan. Yung course ko din na business administration, hindi lang siya nag-create ako, binibenta ko na rin siya through online. Vision ko na nag-start na rin ako sa ganitong business, gusto ko na rin sana magkaroon ng isang store or shop sa mall or kahit saan na magandang pwesto. Sa mga interesado pong bumili, pwede po kayong tumingin sa aming website, Party Favor Souvenirs and Tutu Items. Please like us on Facebook, Party Favor Souvenirs and Tutu Items. Ibabahagi din niya sa atin kung paano ginagawa ang kanilang Christmas decoration gamit ang mga materyales na yantok, glue stick, bulaklak na sarili niyang gawa, at tulle cloth o kasangkapang tela. Halos lahat ng materials ko nasa divisorya lang. Yung iba naman, ginagawa ko lang din. Tulad ng mga flowers, ako na lang gumagawa ng ibang
pang-design ko sa damit at sa mga decoration. Ngayon po ay gagawa ako ng door decor. Una, ibubuhol lamang ang tool cloth sa bilog na yan to. Pagkatapos po nito, gugupitin ang dulo upang magbantay. Lalagyan ng dekorasyon. Ito na po ang ating finished product na home decor. Sa mga katulad kong creative at mahilig gumawa ng mga damit, kung wala man lang din ginagawang iba, pwede po itong magandang libangan. Ito yung isang libangan na kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. At the same time, kasama mo pa yung pamilya mo habang ginagawa mo ito.